Magandang araw po muli sa ating lahat. Sa pagbabalik ng ating Kingdom Devotion, nagagalak po ako na makasama ko kayo muli at sa araw na ito, inaanyayahan ko kayong basahin natin ang aklat ng mga aral, chapter 5, verses 8 to 12. Ganito po ang sinasabi. Huwag kang magtataka kung makita mong ang mahirap ay inaapi ng mga nasa kapangyarihan. Alalahanin mong ganon din ang ginagawa ng mga nakatataas sa kanila at bawat pinuno ay may nakasasakop din mas mataas na pinuno. Sa isang lupaing puno ng kasaganaan, ang hari ang may pinakamainam na kalagayan. Ang gahaman sa talapi ay walang kasiyahan at ang sakim sa kayamanan ay hindi masisiyahan sa kaunting pakinabang, ngunit ito man ay walang kabuluhan. Habang lumalaki ang kayamanan, dumarami ang pangangailangan, at ang tanging kasiyahan ng may-ari ay ang isiping siya ay mayaman. Mahimbing ang tulog ng isang manggagawa, marami man o kaunti ang kanyang pagkain, ngunit ang mayaman ay hindi man lamang dalawin ng anto. Ang pamagat ng ating devotion ay masaganang buhay. Kung kayo'y aking tatanungin, sino sa atin ang gustong yumaman? Marahil ang lahat sa atin ay gusto nito. Masama bang maging mayaman? Sa palagay ko, hindi. Pero kung minsan, ang pamantayan natin sa kasaganaan o kaligayahan o kasayahan sa buhay ay ang pagkakaroon ng limpak-limpak na salapi o mataas na posisyon katulad ng isang hari. Iniisip o sinasabi natin na ang kayamanan o pagkakaroon ng maraming salapi o ari-arian ay magdudulot ng kaligayahan o seguridad sa buhay. Katulad ng ating binasa sa verse 9. Sa isang lupaing puno ng kasaganaan, ang hari ang may pinakamainam na kalagayan. Napag-alaman natin na si Haring Solomon ay isang napakayaman na hari at balita din ang kanyang katanyagan. Siya ang pinakamarunong at pinakamayaman sa lahat ng mga hari sa buong mundo. Ang sabi nga doon sa 1 Kings chapter 10, doon mababasa natin ang tungkol sa kanyang mga kayamanan. Pinagpala siya ng Diyos ng karunungan maging ang mga material na bagay. Ngunit nakita ni Solomon at nabanggit niya sa aklat ng mga ngaral sa verse 10 na ating binasa na ang gahaman sa salapi ay walang kasiyahan. Hindi nito mapupunan ang kakulangan sa ating buhay. Hindi masama ang maging mayaman o magkaroon ng maraming pera. Ngunit ang sabi sa 1 Timothy 6:10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong malalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Si Haring Solomon ay naranasan niya nito. Nagkaroon siya ng maraming kayamanan, ngunit tumalikod siya sa Diyos na nagbigay ng lahat ng meron siya. Hindi siya nanatiling tapat kay Yahweh. Hindi niya sinundan ang halimbawa ni Haring David na kanyang ama. Sa Matthew 6:21, sabi doon, sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Si John D. Rockefeller, one of the wealthiest guy on earth, sabi niya, I have made millions but they have brought me no happiness. May kasabihan na the more we have, the more we want. So verse 11, habang lumalaki ang kayamanan, dumarami ang pangangailangan. Dumarami nga ang mga kakilala, mga kaibigan at kaibigan. Nahahati-hati ang ating oras at kadalasan ito ang magiging dahilan kung bakit hindi maganda ang tulog, hindi masarap ang tulog dahil sa pag-iisip kung ano na naman ang mga susunod na gawin sa darating pangbukas. So verse 12, ang sabi doon, mahimbing ang tulog ng isang manggagawa. Bakit kaya? Ang nakikita kong dahilan dito ay ang pagkakaroon ng mahimbing na tulog ay ang pagkakaroon ng kasiyahan o contentment in life. Maliit man na bagay kung ika'y kontento, payapa ang buhay. Sa maghapong pagpapagal sa trabaho na alam mong ginawa mo ang tama, magdudulot ito ng kakaibang kasiyahan. Mahirap man ito, ngunit masaya ka pag natapos mo.
kaunti man ang mga pinagsasalusaluhan sa hapagkainan, kung haharapin ito ng may kasiyahan, ay daig pa ang marangyang handaan na puno ng kayabangan at kaplastikan. Ang panghuli kong verse ay sa 1 Timothy 6 verses 11 to 12. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay ng matuwid, maka-Diyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Ipaglaban mo ng mabuti ang pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan. Dahil dyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Manalangin tayo. Maraming salamat, Panginoon, sa mga bagay na tulungan namin sa araw na ito. Tulungan mo kaming i-enjoy kung anong meron kami nang may pasasalamat sa iyo palagi. Tulungan mo rin kaming mamuhay ng matuwid at panghawakan ang buhay na walang hanggang ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Mm-hmm.